After manalo sa Rewind ng Eid Bulaga, ilan sa original members ng Street Boys nagsama-sama at isang veteranang actress nakatanggap ng pambabash dahil kay Maine Mendoza? Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw ng Martes, July 9, mga kaparokya. Pero bago natin talakayin yan, ay umiiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko. At idamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So yun nga mga kaparokya, last Saturday ay nauwi nga ng Street Boys ang corona ng Rewind the Comeback Stage Dance Contest ng Eid Bulaga. At upon checking sa Facebook account ng isa sa original member ng Street Boys na si Maynard Marceliana, ay nagdiwang sila kasama ang It's Showtime host na sina Jong Hilario at Vong Navarro. Sa larawan ay makikita sina Danilo Barrios, Chris Cruz, Joey Andres at ang director manager na si Chito Roño. Ilan lang sa original member ng Street Boys ang nagsama-sama, kulang dito sina Spencer Reyes at Michael Sesmundo. Nakakatuwang kahit nanalo sa kabilang noontime show ang grupo nila Vong at Jong, ay ito't sama-sama silang nag-celebrate ng pagkapanalo ng kanilang grupo. Sabi nga sa caption sa post ni Maynard, ang tagumpay ng isa ay tagumpay ng lahat. Yan ang kapatid, kapuso, kapamilya, kahit saan paman pumunta. So talagang full support sila sa isa't isa, at kung ang napagtatagumpayan ng isa ay tagumpay na din nilang lahat. Ito yung grupo na masasabi nating successful. Hinubog sila ng kanilang manager na si Direk Chito Roño na walang inggitan. Kaya sobrang success ng grupo nila mula noon hanggang ngayon. Kaya mahal din talaga sila, sobra ng kanilang tagahanga. Again, congratulations, Street Boys. Samantala, isang sikat at veteranang actress nakatanggap daw ng katakot-takot na pangbabash dahil kay Maine Mendoza. At ito nga ay si Miss Sylvia Sanchez. So mga kaparokya, sa hindi nakakaalam, si Maine Mendoza ay asawa ng anak ni Miss Sylvia Sanchez na si Quezon City 1st District Congressman na si Arjo Ataide. Ayon yan kay Miss Sylvia, sa panayam ng showbiz columnist na si Ogie Diaz, ay katakot-takot na pambabash nga ang natanggap nito sa supporters ni Maine Mendoza. Kesyo milyonarya daw si Maine Mendoza, may McDo, at ginagamit lang daw ng anak nito si Maine Mendoza dahil sa politika. At ginagamit na lang daw si Maine Mendoza ni Miss Sylvia dahil wala na raw karir si Miss Sylvia Sanchez. Masasakit ng salita na hindi pinapansin ng pamilya nito dahil alam nila kung ano ang totoo, at alam ni Maine kung ano ang totoo. Kung kaya todo hingi daw ng pasensya ang Eid Bulaga female host sa pamilya ni Miss Sylvia Sanchez, and particular kay Miss Sylvia Sanchez. Alam naman natin kung gaano kalaki ang supporters ni Maine Mendoza, kung kaya ganun na lang sila ka-protective sa hinahangaan nila. Hindi din mapipigilan ni Maine Mendoza ang mga saloobin ng humahanga sa kanya. Pero for sure, ngayon ay nahimasmasan na sila dahil nakikita nila na masaya ang hinahanga nila sa buhay may asawa. And of course, professional ang pamilya Ataide, kaya yung ganyang pambabash ay dead man na lang sila. At tama naman, dahil alam nila ang totoo at alam ni Maine Mendoza ang totoo. So tara ating alamin ang online viewership ng dalawang bigating noontime show. Para sa Eid Bulaga under TVJ Facebook page na may 2.5 million followers, at sa It's Showtime naman na may 18 million followers. So as of 12:47, may kita po natin ang It's Showtime po ay may kasalukuyang segment na especially for you. Samantalang ang Eid Bulaga naman po, sila po ay may kasalukuyang segment na Sugod Bahay, mga kapatid. So dito ang It's Showtime ay may 13.3 thousand viewers, samantalang ang Eid Bulaga naman po ay may 5.3 thousand viewers. So again, as of 12:48, ang Eid Showtime ay may 13.3 thousand viewers, at ang Eid Bulaga naman po ay may 5.3 thousand live viewers. So mapunta naman po tayo sa TV Network YouTube channel, at unahin po natin ang Eid Showtime under po yan sa GMA Network YouTube channel na may kasalukuyan subscribers na 35.7 million. Samantalang sa Eid Bulaga naman po under TV5 Philippines na may kasalukuyang subscribers na 1.87 million. So as of
12:48 ang GMA Network, sila po ay may 13,000 viewers. Ang Eat Bulaga naman po under TV5 ay may 30,000 live viewers. So again, as of 12:48, ang Eat Showtime under GMA ay may 13,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po under TV5 ay may 30,000 live viewers. So mapunta naman po tayo sa main YouTube channel ng dalawang noontime show. Para po sa Eat Showtime under po yan sa ABS-CBN Eat Showtime na may kasalukuyang subscribers na 2.29 million. Samantalang sa Eat Bulaga naman po, under po yan sa Eat Bulaga TVJ YouTube channel na may kasalukuyang subscribers na 1.04 million. So as of 12:49, ang Eat Showtime ay may 81,000 viewers. Ang Eat Bulaga ay may 62,000 live viewers. So again, as of 12:49, ang Eat Showtime, sila po ay may 82,000 live viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 62,000 live viewers. So, bali ang total na nakuha ng dalawang noontime show ay mga kaparao, kaya bago natin ibigay ang total live viewership ng dalawang noontime show ay humiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko. Pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So bali ang total na nakuha ng Eat Bulaga ay 97,000 viewers at ang Eat Showtime naman po ay 108,000 live viewers. So again, ang Eat Bulaga ay may 97,000 viewers at ang Eat Showtime naman po ay may 108,000 live viewers. So yan po ang lumalabas sa kanilang online viewership as of 12:51. At mamaya magbalik po tayo sa ikalawang yugto ng ating online views update ng dalawang noon time show. Magpapaalam lang po muna ako pansamantala. Mag-ingat po tayo. Thank you and God bless.